Alam mo ba ito? Kung hindi pa, halika, yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe, eh subscribe muna at pakipindot ang bell para ma-update ka sa mga bagong video natin. Tara, simulan na natin. Alam mo ba ito? Kung hindi pa, yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito'y tinatawag na bunga o betel nut. Ano nga ba ang bunga o betel nut bilang halaman gamot? Ang bunga o betel nut ay kilalang kilala sa maraming lugar sa Pilipinas at sa mga karatig bansa dahil sa pagiging sangkap nito pag niya ng moma o nganga. Ang puno nito na malanyog ang itsura ay tumutubo sa maraming lugar sa kapuluan ng Pilipinas at sa iba pang bansa na nasa rehiyong tropiko. Ito ay namumulaklak ng dilaw at namumunga ng mapula at bilugang bunga. Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng bungak betel nut? 1. Ulate sa tiyan. Ang pag-inom sa pinaglagaan ng bunga ay epektibo sa pag-aalis ng bulate sa tiyan. 2. Mabahong hininga. Ginagamit ang pagnguya sa pinatuyong buto ng bunga upang maalis ang mabahong amoy sa hininga. 3. Pailay at naipit na ugat. Maaaring ipantapal sa napolay at naipit na ugat ang dinikdik na dahon ng bunga na hinalo sa langis ng nyog. 4. Paninilaw ng ngipin. Ginagamit sa paninilaw ng ngipin ang pagnuya ng pinatuyong buto ng bunga. 5. Pagsusugat. Ang pinubos na pinatuyong buto ng bunga ay hinahalo sa langis ng nyog at pinangtatapal sa mga sugat. 6. Pananakit ng ulo. Maaaring painumin ng katas ng bunga ang taong dumadanas ng pananakit ng ulo o migraine. 7. Dayuma. Ang katas ng buto ng bunga ay ginagamit din na pampahit sa bahagi ng katawan na apektado ng pananakit dahil sa rayuma. 8. Pagdudugo sa gilajid. Maaaring ipangnunog ang katas ng bunga na hinalo sa tubig upang maibsan ang pagdurugo ng mga gilajid. Kung may natutunan ka sa video na ito, please paki-like and share ang video na ito para naman matulungan ang iba. Sa lahat po ng mag-comment dito sa video na ito, ay may chance po kayong manalo ng load at para mapabilang sa 10 winner. Hintayin ko kayo. Salamat!